Hello mga ka-stracker, have a nice day. Today, magluto tayo ng pizza pie. So, ito siya kung makikita ninyo yung aking niloto na. Pero kung gusto ninyong malaman kung paano ko ito gagawin, umpisahan na natin mga ka-stracker. So, itong tomato paste, gagawin natin itong pizza sauce mga ka-striker. Kasama itong tomato ketchup. Ayan, kung makikita ninyo. Tapos, ilagay lang natin ito sa isang lagayan at pag-alu-aluin lang natin ito ating mga sangkap dito. So, panoorin nyo na lang mga ka-striker kung paano ko ito gagawin. At saka, shout out ko lang po ang aking mga tagapag subaybay dito sa aking channel. Ito sila mga ka-striker. Easy Tech 23 mga ka-striker, suportahan din natin siya baka gusto niyo matutong mag-repair. Si Avia, si Mix TV, may channel din ito. Si Lawrence, maraming salamat sa suporta po sir, at saka si Sir Fix and Review, may channel din ito. Maraming magandang matutunan tayo dito sa kanyang channel mga ka-striker, at saka si Julito sila mga ka-striker. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Tapos ito na mga ka-striker, pag-alu-haluin lang natin ito silang lahat, yung ating mga sangkap. Ayan, i-mix lang natin ito ng maigi para mamaya pag ilagay natin sa ating dough, pantay lahat yung ating pizza sauce. So ito mga ka-striker, isunod naman natin ito sa paggawa yung ating pizza dough. So abangan nyo na lang mga ka-striker. Pero po, i-promote ko lang po muna yung aking channel. Kung bago lang po kayo at nagustuhan nyo itong aking video, please consider to subscribe, like, share, and comment on my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel mga ka-striker. So ito mga ka-striker, okay na itong ating pizza sauce. Isunod naman natin na yung ating pizza dough. Itabi lang po muna natin ito. So ito, panoorin nyo mga ka-striker. So kung makita nyo mga ka-striker, 500 grams itong aking takalan. Yung dalawa nito is 1,000, so 1 kilo. Thank you.
Tapos ito na mga ka-striker, ilagay natin ito sa ating mixer. Hilain natin itong kanyang liver. Tapos i-power on natin ito, switch on natin yung ating mixer. Yan. Tapos i-lock natin itong kanyang guard, kasi hindi ito andar kung hindi maka lock yung kanyang guard kasi mayroong switch dyan. Tapos yan kanyang timer, pero hindi ko napag-timean, i-switch on ko na. So yan na, tumatakbo na. Yan, naka-low speed lang siya muna for 10 minutes. Yan, yan ang aking ginagawang pitsado. So makikita nyo naman siya mga ka-striker kung paano ko siya ginagawa. So tingnan nyo na lang kung okay na yung minasa na pitsado, kasi makikita nyo naman kung ano niya yung kanyang texture. Pag malambot na tapos pinong-pino, pwede nyo na itong itigil ang mixer. So ito na mga ka-striker, okay na siya. So stop natin ito. Yan, naka-stop na siya. Tapos power off. And then ibaba natin yung lever. Yan, bumaba na yung kanyang. Tapos kuti natin ito uli. Yan na mga ka-striker, tanggalin din natin itong kanyang mixer hand. Yan, para makuha natin yung ating minasa na harina dito. So ito na siya, ito na yung ating pitsado na ginawa mga ka-striker. So ayan, ayan, makita nyo yung kanyang texture. Malambot siya at saka pinong-pino, hindi siya napupunit kung ating bilog-bilogin. Ayan, ganyan yung magandang mix kla mga ka-striker. So ito, maglagay tayo dito ng konting harina lang, tapos itabi natin ito sa loob ng 30 na minutos. 30 minutes mga striker, takpan natin ito hanggang sa dumuble yung kaniyang laki. So ito na siya mga striker, after 30 minutes. Yan, ganyan na. Panoorin nyo na lang kung paano ko ito gagawin mga striker.
So ito na mga ka-striker yung ating finished product na pizza dough. So yung isang kilo natin naging apat na piraso na ganito ka lalaki at kanipis yung kanyang dough. So panoorin nyo na lang kung paano ko ito lagyan ng kanyang mga toppings. So ito yung kanyang mga toppings mga ka-striker. Ito yung pizza sauce, yung ginawa natin kanina na sauce na gawa sa tomato paste at tomato ketchup. Ito yung kanyang mga gulay, yung bell green pepper, red and onion. So ito naman yung ating meat, yung beef salami. Ito yung ating ilagay at saka ito yung ating mozzarella cheese. Yan. So mga ka-striker, I will promote my channel once again. If you like my video, consider to subscribe, share, like and comment on my YouTube channel. Thank you very much sa inyong suporta sa aking channel mga striker. So ito na, balik na tayo dito sa ating ginagawa na pizza pie. So ito, lagyan muna natin ng pizza sauce bago natin lagyan ng toppings. Yun, ikalat muna natin ito lahat. Ubusin muna natin ito, lagay lahat ng pizza sauce, yung apat na piraso na ito. So ayan, kailangan pantayong pizza sauce dito sa ating pizza dough. Huwag naman itong masyadong maraming sauce bago tayo maglagay ng ano, kasi parang hindi din maganda pag ano, pag maraming sauce dito sa baba bago lagyan ng kanyang mga topping. So panoorin nyo na lang mga ka-striker.
Ito na yung ating pizza pie mga ka-striker. So makikita ninyo ito, apat na braso yan. Lalagyan ko na siya ng cheese sa taas na ginadgad. So lagyan na lang natin ito ng kunting dekorasyon dito sa taas mga ka-striker, yung natira nating pizza sauce yan, para mayroong kunting kulay dito sa ating pizza na to. So yan, makikita yung mga ka-striker yung ginagawa ko yan. Panoorin nyo na lang mga ka-striker. So once again mga ka-striker, I will promote my channel. If you like my video, consider to subscribe, share, like, and comment on my YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga ka-striker sa inyong suporta sa aking channel. Thank you.
Ito na mga ka-striker, luto na ang ating pizza pie. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. God bless you all mga ka-striker. Pero bago tayo magtapos, of course, tikman muna natin itong ating luto kung masarap ba ang ating ginawa. So ito na siya, nahiwa ko na mga ka-striker. Ready for testing na siya. So